Party Tropa! Iwag ay iwayang inyong pusong kampiyon at mag-ingay para sa unang tatlong grand finalist ng Tanghalan ng Kampiyon! Ang first ever kampiyon na nakalimang panalo, Sina Palad! Ang kampiyon na nakapitong panalo, MC Mateo! At ang first male grand finalist, Lucky Robles! Sila ang first three grand finalists ng Tanghalan ng Kampiyon! Nakakatuwa naman kayo makitang tatlo na sabay-sabay. Grabe, sobrang nakaka-proud na kayo ang first three grand finalists ng Tanghalan ng Kampiyon. Deserve na deserve yung title na yan! Eto lamang, habang busy kami sa paghahat ng iba pang kampiyon na makakasama nyo sa grand finals, kayo naman, anong paghanda ang ginagawa nyo? Oo nga. Ano po, madami po. Unang-una, natutulog po kami, no? Happy. Natutulog sa boses. Opo, eh, no? At saka po, nagtitraining din po kami. Kaya maraming salamat po kay Coach Tiara at kay Miss Marge po for always looking at us and talaga pong sinisure po nila na maayos po kami. Maraming salamat po. Oo. Ikaw naman, ako MC. Po, MC. Pinapractice at pinapakikinggan ko po lahat ng piyesa sa mundo. Ay, mundo. Mundo ng musika. Yeah. Ina-apply ko po lahat ng tinuro ng coaches po natin dito. And ayun po, water lang po ng water. Siyempre. At nagbago ang porno mo, ha? Sila. How about Lucky? Cardio po. Ayan. Nakakatulong po kasi ang exercise din po para mas lalong laging bukas ang boses natin. Kaya pala ang ganda-ganda ng boses ko, kaka-exercise. Oo naman, Kuya Kim. Sample. Sabi, teka lang, sabi ni MC, dapat the water ng water. So, ganito ka ng ganito. Makes me smile. Lang. Hindi, ito kasi, kahapon, ang daming nagulat dahil biglang nag-decide itong si Lucky na hindi na tumuloy sa laban. Oo nga. Actually, pinost namin to sa social media ng TikTok Lock. Eh, yung paliwanag ni Lucky, kaya parang, para lagi kayong updated mga tiktropa. Make sure naka-follow kayo sa TikTok Lock GMA, ha, para updated kayo. Pero po, para po sa mga hindi nakapanood ng video na yon, pwede mo bang i-share sa amin, Lucky, kung bakit ka nag-decide na hindi tumuloy sa laban? Yun nga po, kasi last 2 weeks before po ako sumalang sa Tanghalan ng Kampiyon, nagkaroon po ako ng problema sa half ng body ko. So, may time po nangangalay po yung left arm and yung face. Naku, anong problema yan? Overfatigue po nung sinabi ng doktor kasi okay naman po yung blood pressure ko nung nagpa-check up ako. Ang naging ano lang po is natatakot po ako kasi baka mamaya minsan yung mga findings din natin masasabi kung tama. So rather baka tumuloy. Tama naman yan. Para sure din po. Rest is very important. At dahil bakante ang posisyon ng kampiyon ngayon, siguradong kaabang-abang ang bagaan ng dalawang kalahok natin. At isa po sa kanila, pambato ng Laguna. Yan, ang isa naman po ay pambato ng Cavite. Kaya naman sama-sama nating tutukan yan mamaya sa Tanghalan ng Kampiyon! Ito pa ang isang kabang-abang, ang mga makakakulitan natin today. Ang isa, naku, napakagatang dilag. Ang isa naman mukhang dalag. Let's welcome, Long Mejia and Merlin Bulon! Ano, ito na. Pa? Dalag, ha? Tsaka dilag. Hello! Hello po sa inyo lahat, mga katik-tropa! Ito naman si Petsuki na sa atin. Si Kuya Long, yan. Le, teka muna, ay, sana yung pasok ko. Pero bago ang last, siyempre, binabati muna natin yung ating mga, ayan, katik-tropa! Ayun, yeah! Tropa! At siyempre, ito naman po ang inyong, anong dalag? Ay, di ako nagsabi. Ay, ang tanong pasok ko, eh. At syempre, gusto ko lang din palang batiin yung mga taga-Kabuyao Laguna sa lahat po ng mga nanonood dyan. At eto, kumpleto na ang pampahappy natin ngayong Thursday morning. Kuya Lo, mag-ready ka na dahil ikaw ang maglalaro sa ulo ng mga balita kasama ang mga Tanghalan ng Kampiyon Grand Finalist. Tutukan niyo po yan sa pagbabalik ng TikTok na! Oras na para sa balita na may masayang ulaan. Simulan na natin ang Ulo ng mga Balita! Mga tiktropa, kapit-apitagan ang celebrity player natin today. Isa siyang institusyon sa pagpapatawa. Kaya naman papasukin na natin si Long Mejia! Ha, institusyon? Hi, Long! Ay, ay.
Samahan mo naman kami ba, dito, Kuya Long. Kuya Long, teka lang, parang yung headboard mo medyo nakataas. Ah, hindi, ano ba? Yeah. Ay, baka nalito ka, dalawa kasi, itong isa, mic po ito, itong Bluetooth. Okay. Baka magkalito ang talo, niniliwanag ko lang. Mamang, okay. Mamang, Long, teka muna, bago tayo magpagpatuloy. Alam nyo, binabash kasi tayo palagi. Sinasabi, kamukha ko daw si Long Mejia. At marami nagsasabi kamukha ko rin, si Kiko Chesa. Patunayan nga natin. Teka muna, direk, handali lang. Sige, o. Ano nila gawin natin? Laga nga, palit kayo. O, palitan. O, ba? Ay, totoo naman pala. Totoo ba? Yes. Alam nyo ba? Pwede. May mga trivia. Mag-trivia ka, Brad. Alam nyo ba, na ang paborito palaman ng mga chismoso chismosa ay... Ano? Chismis. Ganda. Okay, okay. Tuloy natin ito. Okay. Okay. Tsaka pwede ba tayo magpalitan din ng pitaka? Iba ka talaga, Long. Kuya Long, sobrang happy kami na nandito ka. Ready ka na ba sa ulo ng mga balita? Siyempre, ready na ako dyan. Dahil ready ka na, meron tayong tatlong tiktropa na may kanya-kanyang kwento. Kailangan mo lang hulaan kung anong headline ang tumutukoy sa mga kwento nila. Yes, Long. Ito na, silipin na natin ang ulo ng mga balita. Headline number one. Naipit ang paa sa tricycle, lumabas ang buto. Headline number two, service crew nakipagsagutan sa manager. Headline number three, amateurista nakalunok lang na mok. Headline number four, nagkonduktor sa jeep para makatulong sa pamilya. Hey, paalala lang Long, tatlo dyan ay totoong kwento. Ang isa ay panggulo lamang, maaari kang humingi ng tulong sa ating mga memamayan at sa ating mga tiktropa sa audience, okay? Bawat tamang sagot, may mapupuntang blessing sa ating mga studio tiktropa! Yes, at bibigyan ka namin ng clue tungkol ito sa tiktropang service crew na nakipagsagutan sa manager para magka-idea ka, ipapakita namin sa'yo kung bakit nagkasagutan sila. Heto na mga tiktropa na kalamang i-match! Walang iba kundi ang ating grand finalist sa tanghalan ng kampiyon mula sa Makati City, Sheena Palad! Action! Oh, Gina. Ano ba yung ano, yung susi? Nahanap na ba yung susi? Pinahanap ko sa iyo. Kanina pa po kasi, sir. 30 minutes na ako nandito eh. Hindi, hanapin mo muna. Kanina ko pa pinapahanap sa iyo. Kailangan gamitin ko yan eh. Sir, saglit. Hindi niyo po ba nakita? Kahit saan, wala po ba talaga? Joke lang naman. Nasa akin naman yung susi. Sir, kanina ko pa hinahanap yan eh. O, ba't pa nagtataas ka ng boses? Eh, kasi kanina pa 30 minutes lang ako naghahanap. Alam niyo naman yun, diba? Kaya nga joke eh. Prank nga eh. Kaya nga prank eh. Hindi nakakatuwa yung prank niyo, sir. Cut! Heto na mula sa Manila. Heto na si MC Mateo! Anong sinasabi Action. Mo, MC? Ha? Nawala mo yung susi ng opisina natin? Ma'am, wala po akong ginagawa. Malinis po yung intention ko. Nasaan ang susi? Hindi ko po alam. Ang bago-bago mo dito, nakakawala ka na. Hindi ko po masasagot yan. Ayusin mo yung trabaho mo, ha? Opo, inaalis palagi ko po. Kitang tinitignan. Baka wala mamaya kung ano naman wala dito, ha? Wala po. Dun, 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 dun. Nasa inyo po pala eh. Ay! Andyan ka pala. Bakit hindi ka sinabi ito po? Cut! Alright. Eto naman, mula naman sa Mandaluyong City, eksena na si Lucky Robles. Action! Hanapin mo yun ha. Kanina pa ako naghahanap, hindi ko mahanap. Hanap! Asan na ba yung susi? Hanapin na! Pakatagal mo maghanap! Naku. Ma'am, kasi 30 minutes na po eh. Ta-da! Ma'am, gagawa pa po ako ng mga patrabaho, ma'am. Bakit naman po? Baba niyo konti. Ang ganda. Hi, Kuya Long! Ngayon, sa tingin niyo po, sino sa kanila yung totoong naging service crew at nakipagsagutan ng manager? Kung may idea na po kayo, ibuwes! Sumo na sila! Oo, Long. Sa pakiramdam mo, sino dyan? Ang service crew. Ay, ang bilis. Ang bilis, ha? Aba. Walang isip-isipan lang. Sabudadalin! Sorry, nadala ko. Ang galing mo. So yung service crew na nakipagsagutan sa manager ay si Lucky. Oo. Okay, si Sheena naman ay ang amateurista na nakalunok ng lamok. Ramdam ko, parang kumakati pala lamunan niya hanggang ngayon eh. Si MC ang naipit ang pasa tricycle, lumabas ang buto. Sakit. Okay. Tingnan natin. Ang bilis ni Long, ha? Oo. Alamin natin kung may na-image ka sa pagbabalik ng TikTok Live! Nagbabalik ang balita namin masayang hulaan. Kunting katanungan ng Long, bakit parang napakabilis mong naipwesto sila agad? Oo, naramdaman ko kagad na talagang doon ang kakanilang mga nangyari sa kanila
sila talaga yon. Tsaka si MC, talagang hinila mo agad. Bakit sa tingin mo ganun, si kuya? Si MC sana, may papasya lang kami pagkakapihing si MC o si Sheena? Sheena. Kasi isa na kayo nalilito ko pa, nakakita ako ng maganda. Yan po ang kahinaan ko. Yan talaga mga tipo ni Long, yung mga para ganyan. Para po ako si Jason, guys. Ay! Pero eto, alamin natin tama kaya ang pagkakapwesto ni Long sa ating mga tiktropa. Kaya naman, alamin na natin kung may na-i-match ka ba. Okay. Anong sabi ng balita? Hoy, isa lang ang mali! Halika, halika! Isa lang ang mali mo! Oo! Okay, isa, tawagin muna natin si Lucky. Lucky, halika. Si Lucky na service crew nakipagsagutan sa manager. Ang tapang, ha? Sige, ano ba? Bakit ba? Anong naging dahilan? Ayun, kasi nung time na yun, pinahanap niya sa akin susi. Tapos, hindi ko alam, for 30 minutes, kasi ang dami na natenggang trabaho, magagawa ka pa ng halo-halo, gagawa ka pa ng kung ano-ano. Ay, may halo-halo, parang alam na natin yan. Ano, okay. Tawag dito, biglang nung sabi ko, hindi ko po talaga mahanap yung susi, hindi, andito talaga sa akin. Bakit? Pinages ka lang? Parang sabi niya, hindi kasi ganito-ganito, ganyan-ganyan. Sabi ko, mali po yung ginagawa ninyo. Kasi hindi tama na pitagaan ninyo yung oras kasi ang dami kong pinatrabaho. Kaya gawin, oo nga naman. That time po kasi, yung... Kaya po ako nag-service crew that time kasi ano po yun, parang parusa po sa akin ng mom ko na matutong magpahalaga sa pera. Oo, pero paano ka nagkaroon ng lakas ng loob para sumagot? Kasi syempre medyo boss mo yun, kasi diba? Napuro na siguro. Hindi, that time po kasi, kaya po ako nag-ano doon sa restaurant na yun, pagmamayari po yun ang tito ko. Lucky, tanong lang, ilang taon ka naging service crew? Siguro mga three years po. Tagal-tagal. So, kumusta naman si yung manager niya sa store? After that, nung sinabi niya sa akin yung reason kung bakit ganun, kasi nga raw po, ayaw niya nang may katrabahong kamag-anak ng may-ari. So, parang sabi ko, hindi naman ako nagpapalakasan. Gusto kong matuto. Ginagawa mo o, naman. O, ginagawa ko yung, hindi ko yung para palitan yung pwesto mo or something. Hindi. Andun ako para matuto kung paano mag-ano ng pera. Mag-keep ng pera. Anong sagot sa'yo? Anong sagot sa'yo? Ayun, nung na-explain niya po sa amin, nagulat po, naging mas close kami after that. Nandun pa ba siya? At dahil tama ang hula ni Kuya Long, merong blessings ang Studio Tiktroma! Bako eh! Salamat! And now, tawagin naman natin si... MC Mateo MC. Na naipit ang paa sa tricycle, lumabas ang buto. Sabi ko na, ramdam ko kagad. Bakit? 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 Ano naramdaman ko, Long? Ano nakita mo, Long? Ano naramdaman mo dyan, Kuya Long? Naramdaman ko kasi to, kasi pag sakay niya ng tricycle, hindi na siya yumuyo ko, diretso na siya. Di ba? Sorry. Di ba yung mga tricycle, di ba, yuyuko ka pa? Siya diretso, doon sumabit yung paa niya. Pare, ayun, yun. Sorry. Kita mo, ang galing ko dyan. Ito mga sa amin ng very, very light yan, MC. Bakit naman kasi ginawa mo yon? Siyempre po, kasi po pagbata po, parang bata? Curious po sa... Oh po, 10 years old po ako nun. Uh-oh. Nangyari yun. And parang curious po ako sa mga bagay po na ano. Eh, papunta po kami sa contest nun, sa singing contest. Kasama ko po si Mama. Tapos, nakasakay po ako sa tricycle. Then, habang umaandar po yung tricycle... Kasi po, amo! Opo, parang kinikis-kis ko po habang umaandar. Ayun. Eh, parang ang sarap po sa feeling kasi nakakakiliti. Ah! Ay! Iba yung trip mo rin, ha? Nakakakiliti po kasi talaga. Tapos, parang may humarang po na... Pati ka magpa-pedicure, tapos pamaldar ka ng pamaldar. Tapos, may humarang po na bato. Yun, aray. Hindi ko po napansin. Tapos, ayun po, nakain po siya. Akalain mo, umabot ang paa, ha? Ayun po. Sabi pa po ni Mama, nung una po, hindi po ako muna nag-react kasi mas takot po ako sa palo ni Mama. Edi, hindi po muna ako nag-react. Kita mo. Kasi po, hinarurot po ng tricycle driver. Tapos, doon na po ako umaray kasi po, ano na po eh, parang ayun na po yung bali, sakit na. Oo. Paano lumabas yung buto? Anong nabali? Paa mismo? Ito po mismo sa hinlalaki. Ay, sakit. Yes, MC, yung tricycle driver ba naka-strike ng damit? Hindi. Ako yun? Hindi. Baka... Parang tinutumbok mo ako hindi. Eh. Wala kami nagkite. Ay! Hindi ang sinasabi ko sa iyo, yung buwang naramdaman niya lang daw na yung paa niya masakit na, gumugulong yung kasama na nung paa mo yung gulong. Ganun, ganun. Oo, kaya learning yan para sa MC at dahil nahula ka ni Kuya Long, additional cash prize for TikTok Long Studio TikTok! Thank you, MC. And now, tawagin naman natin
Si Sheena na pala. Si Sheena pala ay nagkonduktor sa jeep para makatulong sa pamilya. Siya, nagkonduktor ko sa jeep. Anong biyahe? From SM Palapala po sa Dasma, papuntang GMA. Sayang, sana doon ako sumasakay. Pero ang konduktor sa jeep, wala sa stribo, di ba? Nasa harapan. Nasa harapan po. Ako po yung nagsusuklay. Taka-abot ng barya. Yes po. Ilang taong ka noon, Sheena? I was 8. 8 to 10 years old po. Hindi, kala ko diba ikaw pala yung parang conductor sa gano'n. Hindi kayo yung callboy na tumatawag. Hindi, yung tumatawag yun. Ano tawag mo? Ano tawag mo? Yung tumatawag na ko sa iyo. Ang binakaya, ang binakaya. Imos, kapita yan. Iba tawag doon. Iba pala yun. Iba yun. Barker! Barker tawag doon. Barker! Ako po yung nagko-conductor kasi meron po kaming jeep noon na mahaba. Parang sa isang gano'n po, 20 na katao po yung... Jeep na mahaba? Mahaba po. Ako, may-ari nung silong. Chisero. Chiserong along. Hindi, alam mo, ano kami, sige, tuloy mo lang. Ayun po. Dabawa. Tapos po, nung time po na yun kasi, wala na po kasing trabaho yung daddy ko. Dati po siyang OFW. Tapos po, Ba't apekto hanggang Kuya Long? Actually, yeah. Kuya Long, wala na po yung daddy ko. Wala na po siya. So, bali, ito po yung core memory ko po sa kanya. Kasi po nawala po siya nung 13 years old ako. Nung time po na yun, pinakita niya po sa akin yung hirap ng buhay. Tama. Yung, opo. Parang gusto mo yakapin ah. Long, inugulong-ulong eh. Ay, nagkakwente. Pinakita yung hirap ng buhay, hindi yung hirap sa buhay. Hindi, inaano ko, ganun talaga ako. Siyempre, ino-comfort ko. Maraming salamat, Sheena. Thank you po. Salamat sa pagbabahagi ng mga kwento ninyo, Sheena MC, and of course, Lucky. Long, maraming salamat. Hanggang ngayon talaga matulungin ka pa rin. Totoo, naka 2 points ka naman, Kuya Long. Pero eto na, susunod na ang ating paboritong chismisang may trivia. Sang tanong sang sabag na sa pagbabalik ng TikTok Long! Oras na po yung Daily Dose of Chismisang may trivia. Let's play! Sang Tanong Sang Sabog! Ang alay natin sa Buwisit Blaster, eto na po ang nag-isang Long Mihiya. Kaya naman ang katanungan, Long, magpapasabog ka na ba? Yes! Magpapasabog na! Boom! Ayun! Pero kinakabahan ako dito. Talaga bang ginagawa yun? Tutok na tutok sa mukha ko to? Oo. Bukod sa confetti, may laman niyang mga graba. At saka bubog. May bubog yan. Graba. Hindi. Umpisa na natin, Long. Ito ang iyong unang sang-tanong. Sang-sabog! Bog. Noong grade 6 siya, ay na-discover ni Empoy na isa siyang comedian. Natawa sa kanya ang mga classmate niya dahil A. Bungi siya. Or B, tumulo ang uuhog niya. Ay, yes. Naku po. Ito na nga, mamang. Pero bago kami sumagot, makikipagkulitan kami sa mga Sipalay Dira. Subong March 23, 8 PM po yan. Nandiyan kami ni Kuya Jason. Magpapakita po kami ng galing namin sa pagkanta, char. What? Para sa mga Kapuso Fest sa celebration of the 23rd Sipalay Charter Anniversary. See you there! Enjoy tayo mga kita! Sipalay mga! Oo, pero ito na nga Kuya Long, kasi hindi nyo po alam, nung talagang grade school pa lang si Empoy, parang mala-heartrap ang atake niyan eh. Sino? Si Empoy! Yung mga lalaki parang talaga. Parang hindi na naniniwala. Hindi talaga nagkakandara pa talaga yung mga babae sa kanya. Paano nangyari? Oh, tapos isang beses, biglang nagtatawag yung teacher, sabi, Empoy. Tapos sabi ng mga classmate, absent po. Tapos biglang sabi ni Empoy, ha, hindi naman ako absent ha. Hindi naman ikaw eh, yung ipin mo, ha. Kaya doon nagsimula yun. Ako, Kuya Long, sa akin ka maniwala. Kuya Long! Sa akin ka maniwala kasi ka-partner ko yung sa Black Rider eh. Nakamatay talaga yung killer smile niyan. Wala talaga ipin niyan. Walang ipin niyan. Nakapustiso lang yan. Sa bungi. Kasi bungi siya noon, nung 6 years old siya. Hindi. Si Empoy kasi, taga-baliwag yan. Baliw kami Bulacan yun yan eh. Nagtataka nga ako. Yung tao na yan, ano yan eh, kahit yung itsura niya, nakita mo naman itsura ni Empoy, kahit wala siyang utang, singilin mo mukhang magbabayad. Mabait. Hindi siya makababait. Alam mo yung medyo parang bagong baba sa Chubibo. Yung lula. Kanitura yes, niyan. Yes, Kuya Kim. Ito na. Ito yung totoo. Sinabi kanina ni Faith, meron daw teacher, hinahanap si Empoy. Tapos absent. Absent. Paano hinahanap doon teacher si Empoy? Kinakanta niya. At ang kanta niya ganito. Empoy, nasaan ka na? At hindi lang yan.
Nung pagkanta niya, Kuya Kim. Pagkanta niya, medyo parang baradong ilong. Abarado. Lumabas. Nahawa kay Empoy dahil may sipon palagi si Empoy. Kada umaga, tumutulo ang uhog. Ayun. Kaya pagkanta ni Empoy, ganito ang tono. Empoy, Empoy, nasaan ka na? Teka lang, bakit parang walang diferensya? Kung anong ginawa niyo nung una tsaka pangalawa, parang may sipon din. Uy, nakadagbi nga yung Empoy. Tama, ngayon ko na naman. Tama. Dahil napasin ko, mukhang naniniwala ako sa iyo. Kaya nagkaroon ng bigote si Empoy. Yan. Hindi, kasi nga nabalita ako. Nadidiligan. Oo, tsaka yung kanya rito nga pinakanguso niya, nagkaroon na ng parang dilis ng sipon. Yan. Marka. Marka. Kaya parang kasi, parang mas bilib ako sa inyong dalawa. Ay, mas napanipaniwala yung sinabi niyo. Doon ka sa tumulo ang sipon. Doon ako sa tumulo ang sipon. Okay, tingnan natin. Tumulo daw ang sipon. Kabog or sabog in 5, 4, 3, 2, 1. Hoy! We love you! Matandaming pulbus kayo. Matandaming pulbus kayo. Teka muna. Tagalang. Ah, mamang, tatakluban ko na yung kakambal niya. Oo. Huwag mong galawin. Sorry. Okay. Bakit? Ang tamang sagot, Long, ay yung bungi pala siya. Mali ako. Bungi pala siya. So, yun nga, maraming absent yung ano. Tsaka bakit parang brown out? Ano ba? Yan, malinaw na. Okay na. Nakakita ka na. Ang bait mo. Ang bait mo na ang pokuwang. Okay. Tuloy-tuloy tayo. Ito na ang pangalawang. Sang talong. Sang sabog. Kaya duda ako rito sa dalawe. Ayoko rito talaga. Anong award ang nakuha ni Rufa May Quinto noong makagraduate siya ng high school? A. Best in English or B. First honor? Rupa May ito, ha? Siyempre, best in English yan. Kaya best in English. Kaya minsan, kinokomedy niya yung pag-English. Pero magaling talaga siya. Nakikipag-debate siya. Tapos, may sinalihan siyang English spelling. Spelling bee. Ang galing niyan. E saka yung mga patawa niya na kunyari binabaluktot niya English. Magagawa mo lang yung ganyang uri ng patawa kung alam mo ang kung tama. Kung alam mo. Kasi tama. Magaling sa pwede English. Pwede mong laruin. Yes. Oh. Ah, yun pala. Ladies! Totoo naman na best in English si Miss Rufa May. Oo, pero hindi lang best in English, best in math, best in heck kasi. Ano pa yung mga subject? GMRC. Oh, kaya siya naging first honor. Pero ang... Yes, ito kasi yun. Ano ba yun? Hindi nyo kasi alam, talagang best in honor talaga siya. Pero hindi to first honor ah, first honorarium. Ay, natawa siya. Yes, Long! Ang sarili ko. Long, narinig mo na, siyempre, alam mo na yan. Oo nga, total eh, nagkasabugan na. A. Hindi ako bibitaw. English or first honor? Para, totoo, naniniwala ko kay Kuya Kim kasi lahat ng English. Sinasabi ni Kuya Kim. Oh. English! Best in English? Best in English. Best in English. Dahil binolo ko lang ni ano para magpatawa ni Rupa May pero magaling sa totoo lang. Magaling mag-English yan. Yes, very nice very to smart. Speak. Naniniwala ako sa inyong dalawa. Yeah. Sige, tignan natin. Dito pa rin ako. Solid ako sa inyo. Hindi ako bibitaw. Yes, Long. We love you. Best in English daw, kabog or sabog in... 5, 4, 3, 2, 1. Best honor! Akalain mo, Peachy, di ba? Hi, Ate Peachy, if you're watching this. I love you. I miss you. Peachy, pero first honor yan. Parang tuwan-tuwa ka naman sa paglalagay mo. Oo, syempre naman. Naaliw ka, tsaka yung dalawa. Bakit kinikita ka? Hindi, nagkamali lang kami. Kasi kung magsalita kayo, parang totoo-totoo eh. Kuya Long, grabe ka naman sa amin. Kuya Long, ayaw maniwala sa amin ah. No, bihira yung gantong perfect zero. Yan, sige. Ito na ang pangatlo. Teka muna, sang may premium beto pag na-perfect, oh? Oh, meron. Ayan na. Ang pangatlo mong tanong, eh, ito na nga. Hoy, sinong international singer ang hindi mawawala sa music playlist ni Manny Pacquiao na pinapakinggan niya tuwing nagte-training ng boxing? A. Beyonce or B. Shakira? Yes. Alam ko yan. Oo. Shakira yan, Kuya Long. Sa akin ka maniwala. Maniwala ka sa akin. Budol man ako, pero dapat mo ko paniwalaan. Dahil si Shakira, idol si Manny Pacquiao. Si Pacquiao, idol din si Shakira. Nagka-idolan sila. Kaya ngayon kanta niyang ano eh, para sa'yo, ang laban na to, Shakira. Ganun yun. Meron pa dinugtong na lyrics sa ganun yun? Oo, yung hinga niya yun, yun yung ibig sabihin yun. Nag-usap sila ni Shakira. Shakira. Tignan, Kuya Kim! Ay, nako, napakasimple niyan. Si Manny Pacquiao, santo yan eh. Eh, pag magbabaksing yan. Nagbabaksing. Pero habang magbabaksing, nagdadasal yan.
At pag nagdadasal yan, ayan, nagiging parang holy. Oo. At ang mga santo meron tinatawag dating halo. Ayan. Paano kanta, Jason? Hey, so halo. 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 Tapos pag tinamaan siya, nahihilo rin. Kaya yun ang paborito niya. Okay, Long. Ano sa tingin mo? Shakira or Beyonce? Beyonce. Hindi, kasi si Imani, si Manny Pacquiao, siyempre very close sa akin sa katunayan. Pinsan mo yan eh. Madalas kong bigyan ng pera yung pag-ipit eh. Wow! Ah, nagigipit din yan? Nagigipit din? Sobra! Nangungutang sa'yo, nangungutang. O kaya, Manny, alam mo na. Pero, ang guess ko, siyempre tama eh, madadasahan si Manny. Tama yung... Beyonce. Halo. Halo. Beyonce. O sige. Beyonce daw, tignan natin. Kabog or sabog in... 5, 4, 3, 2, 1! Eh? Tamo na! Ano na niyo ako eh? Si Kuya Kim naman ang pinili mo eh. Eh hindi, kung magsalita ka kasi kayo, parang totoo eh. Sir Long! Arang experience, arang experience. Yes, how's the experience? Ibig sabihin ganito niyo pa ako kamahal? Ha? Yes, thank you Herlin at Kuya Long sa pakikipagkulitin sa amin. Paki-invite ang ating tiktropa sa inyong mga ganap. Herlin? Ayan, syempre, wag nyo pa rin pong kakalimutan manood gabi-gabi ng Black Rider alas 8 ng hating ng gabi. Hating gabi? Gabi. Alas 8 ng gabi. Ayan, manood po kayo tsaka yun. Oh, kuya lang. Oh, syempre, binabati ko lang. Ito, mahalaga, lagi nakatutok rito to. Syempre, si Asik Marcos Laki Nilaw. At tsaka siya nga pala, nasa SM North ako. Bumas. At syempre, salamat sa ating tanghali ng Kampiyon Grind Finalists, Sheena, MC, and Lucky! Handang-handa na mga kalahok na lalaban para ito sa titulong Kampiyon ngayon! Tanghali ng Kampiyon na sa pagbabalik ng... TikTok Live! Happy birthday, Clay! Kahapon, patagumpay na nasungkit ni Lucky Robles ang kanyang ikalimang panalo. Kaya sigurado nang pasok siya sa Grand Finals kasama nila Sheena Palad at MC Mateo. Pero nang tanungin si Lucky kung ituturin niya ang laban, pinili niyang magpahinga para sa kanyang kalusugan. Happy na po ako, magpapahinga na po. Magpapahinga! Hindi ko na to pinagpatuloy kasi grand finalist na tayo eh. So, happy na ako doon. And at the same time, kailangan ko rin kasi magpahinga at tutukan yung health ko kasi may time kasi nangangalay na naman ang ating half ng body, so including my face. So, ayoko kasi maulit yung nangyari nung last time, baka mamaya ma-lead to mild stroke tayo. And kailangan nating mag-ingat at mag-extra careful sa ating health para pagdating ng Grand Finals, bakbakan ng todo to ng kasama ng aking mga kapwa Grand Finalist. Today, dalawang bagong kalahok ang magbabanggaan para sa titulong kampiyon ngayon. Sino sa kanila ang totoong may pusong kampiyon? Tutukan niyan dito sa Tanghalan ng Kampiyon. Hey, kapit na dahil dibang bangga na naman ang masasaksihan natin today dito sa Tanghalan ng Kampiyon. At para simulan ang laban, i-welcome na natin ang ating mga inampalan. Our guest judge, songwriter, R&B and soul artist, Bugoy. Ayan naman, umiilaw na naman siya sa kagandahan. Talaga naman, oo, eto na siya. Concert stage performer and Queendom Diva, Jessica Villarubin. Hot, 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 hot! Eto na, multi-platinum artist and OPM hitmaker. Ang talaga naman, nako, hindi nyo talaga ito mapipikon, mga bashers! Renz Verano! Kilala nyo natin ang ating dalawang kalahok. Clark Badon at May Drilon. Sila ang sasabak sa unang banggaan. Ang sabi mo sa kwento, nung simula na nagkaasawa ka, abay nabago ang buhay mo. Malaking pagbabago po, merong negative, merong positive. Ah, sige, doon muna tayo sa negative. Anong negative na pagbabago? Dati tahimik po yung buhay ko. Ngayon, magulo medyo na. Magulo. Parehas tayo. Pwede ba tayo magsumbong kayo? Tataas? Yung positive naman po, yun yung sinaway na nagbabanda nga po ko. Yung asawa ko po nag-makeup po sa akin. Siya rin nga po yung coach. Nagko-coach din. Kasi naririnig din niya. Singer din ba siya? Hindi po. Ah, hindi rin. Pakailamera lang talaga. Coach-coach.
siguro 6 years na rin po kami ngayon nakasal. Para po sa akin, i-evaluate ko yung buhay ko nung nakasama ko yung asawa ko. Kahit po parang rough road, diretso. Simulat sa pool nung una, hindi pa rin nagbabago yung pagtingin ko sa'yo, pagmamahal ko sa'yo. Although merong nahulma, sabi nga ni Lord, yung charcoal, pagka katagala, nagiging diamond. Kung ihalin tuloy yung pagmamahal ko sa'yo, diamante na yun sa ngayon. Clark Badon ng Laguna. Hello po. Isa ka sa Laguna, Clark? Santa Rosa po. Wow. Yes, po. Ano mga specialty nyo dyan? Yung mga dinadayo talaga? Ano po, yung talaga? Tilapia po. Ay? Hindi po, joke lang tilapia? Po. Hindi ko po sure kung ano po specialty sa Santa Rosa. Hindi ba pechay? Okay. Siguro po pechay kasi yun ang favorite kong pagkain. Oh, ginatang tilapia na may pechay, masarap yun. Yes po. Di ba, huwag kayong ano dyan. Pero alamin natin kung anong masasabi natin mga inampalan. Yes po. Ito ang How Do You Heal a Broken Heart. Medyo husky yung kumanta nito, Tito, no? Husky yung boses. Akala ko yun yung, ano niya, atake niya. Ay, hindi. Clark ang boses ang narinig ko. Clark, eh. Ay, si Superman pala, no? Oh. Clark, ang ganda ng dynamics mo. Di mo ginaya yung original. You make it your own song. So, ang ganda ng interpretation mo. And siguro ako, yun napansin ko lang, yung timing, medyo nawawala tayo doon. But still, congratulations. I love thank it. Thank you po. Delivery mo sa kanta, nandun yung emotion. If you really listen, kung ano yung meaning talaga ng kanta, how do you heal a broken heart? Di ba? But yung binigay mo na greet doon sa kanta, how do you heal? Walang ganun-ganon. How do next, you heal? Di ba, yun. Next time, bata. If you can add yung kunting grit na yun doon sa performance mo, it will add more doon sa meaning nung kanta. Little bit tweak lang ng mga ad-lib mo, you got it all. Nung simula, gustong-gusto ko. Gustong-gusto ko yung quality nung boses mo nung simula. Hanggang sa umabot tayo sa medyo gitna nung bumibira ka na. Medyo nag-iba ka ng placement. Nawala yung hinahanap ko doon sa simula. Naging medyo naipit ng konti yung boses mo. Oo, naipit. Huwag mong gawin yung no, sa dulo na, nung mataas na, na medyo nakaipit na nakabuka na hindi ko maintindihan. Iwasan ng konti yung maraming adlib. No, iwasan mo lang yun. Ayun. Oh, yun naman pala. Alamin natin kung ano namang score ang ibibigay ng ating mga inampalan. Clark, ang ibibigay ko sa iyong star sa araw na ito ay... 4 stars! Clark, ang ibibigay kong bituin ngayon para sa iyo ay... 3 stars! Naku, eto na Clark ha. Bagong lahat, bibitinin muna natin kung ano ang score na ibibigay sa atin ni Jessica. Sa ngayon, kilalanin naman natin ang ating pangalawang kalahok, May Drilon. Balita ko po ay nanggaling po kayo sa Japan noon. Magiging ano ka dapat, di ba po? Regarding artist. Natuloy po ba yon? Hindi, dahil nabuntis ako. So, nabuntis ako at dito kami dapat nag-recording. Unfortunately, nagkaroon ng scam sa amin. So, hindi natuloy. Nabuo namin yung... Nag-recording kami, pero hindi naman na-release yung... Na-publish. Na-publish yung ano namin. So, tinry kong mag-stop kasi nga, kailangan kong masikasuhin yung bata. Tsaka at the same time, ayaw nung ama. Actually, 12 years bago ako nakabalik. 12 years bago ako nakabalik kumanta kasi na-miss ko. Mm. Because passion ko nga, hindi lang dahil sa... bread and butter ang pagkanta. Dahil passion ko talaga ang pag-awit. So, noong time dati kasi, pupunta na ako ng bars para makijami, makiganon. Ngayon, na-miss ko yung paano ka umawit sa mga tao, paano i-deliver yung pagkanta mo, na minsan yung iba, pag kumanta ka, natatouch mo yung puso nila na hindi mo na alalaman, di ba? Thank you po thank sa you, thank pagsalit you. Ng aking mga katanungan. Good luck! Yes. At kayang-kaya niyo po yan. Yes, thank you! May Drilon ng Cavite! Hi, May! Saan ka sa Cavite? Hello po. Bacoor po. Bacoor! Nako. May mga kamag-anak ako dyan sa May Teresa Martires at saka dyan sa May Panapaan. Ah, taga Panapaan po ako. Ayan, okay. Eto na. Yes, mga inampalan! Yung range nung kanta,
ang napansin ko, medyo wala sa range nung boses mo. Sana kung ibinaba pa natin ng siguro isa sa pool mo. Kasi maganda yung mga bira mo eh. Maganda yung birada mo doon sa mga, ano nga eh, medyo rock ang dating eh. Your interpretation is different, although yun naman ang hinihingi nung kanta. Abot mo yung mga high notes. Ang nakita ko lang, napansin ko lang, when it comes to low notes, medyo may konting off yung key. But overall, good performance. Nandun yung power, nandun yung capacity ng lungs mo to reach that high notes. Nakita ko yung confidence mo. Parang sanay ka na, kitang-kita. That was a powerful performance. Lady Gaga, mahirap talaga to eh. Ang sa akin, napansin ko yung una, yung control lang siguro, yung control ng boses, dapat talaga may, yung breathing, dapat grabe yung ano nito eh, support, yung support, para lang maabot, ma-sustain at maabot mo yung nota. Yun lang yung sa akin. Anong score kaya ang bibigyan natin mga inampalan? Ate May, ang stars na ibibigay ko sa'yo sa araw na ito ay... 3. 3 stars. Ang ibinigay kong stars ngayon sa iyo ay 3 stars. 3 stars. Salamat Bugoy and Renz. Diretsuhin na natin ano nga bang total scores na nakuha nila Clark at May mula sa ating mga inampalan. Okay. Pareho silang 9 stars. Tay, inampalan. Ano po ibig sabihin nito? Pareho silang ibinigay ng lahat ng kanilang makakaya sa ating paligsahan ngayon. Pero tatandaan po natin na ito'y isang paligsahan. Ha? I-remind ko lang po na lahat po ng pagkakamali, kung meron mang pagkakamali, eh dahil ho sa isang contest. Pero, meron silang parehong pagkukulang. Sa unang pagkakataon, nagdesisyon kaming walang panalo. Ang dahilan nito, eh pareho silang hindi naabot yung hinahanap naming kalidad ng isang kampiyon. Okay. Kaya nagdesisyon kaming walang panalo ngayong araw na ito. Bilang host, first time. Okay, maraming salamat kay Clark and May. Maraming salamat. Tuloy lang sa paglaban sa mga pangarap ninyo. Ibig sabihin po niyan, bukas itutuloy natin ang paghahanap sa magiging kampiyon ngayon. Kaya tutok po ulit for more excitement and good vibes. Dito lang po sa TikTok Live!